Guys, ako okay naman ako. Medyo paus lang ako. Kakakanta at kakatawa siguro. Nag-enjoy ako eh. Yun. Yun naman ang mahalaga. Nag-enjoy tayo ngayong bakasyon. So, eto na nga. Tapos na po ang 2020. Hi, yung iba medyo nakahinga na ng maluwag kasi finally natapos na yung taon na pinakamasakit sa lahat. So, ngayon, ang gagawin natin ay yung mga unforgettable na happenings or moments nung 2020, ano nga ba yung mga nangyari sa akin, good or bad man yan, siguro gusto ko lang i-share sa inyo kasi baka mamaya makarelate din kayo or meron din kayong matutunan, yung ganun. And gusto ko lang balik-balikan kung ano nga ba yung mga nangyari para pagpasok ng 2021, eh, kung ano man yung mga pangit, kakalimutan na natin yun, o, diba? At kung ano man yung mga lesson, at least madadala pa rin natin ngayong 2021. So, let's go! So, number one, ay unahin na natin yung Karjak Concert Part 2. Yan. Yung Karjak Finally Concert kasi na Part 1. Yan. Tapos na yan. Tapos marami na nagre-request na sana magkaroon ulit ng Part 2. So, nag-prepare kami para sa Part 2 this year. Sana yon. Pero sad to say, hindi na muna ha, matutuloy. Kasi nga dahil ng pandemic. Pero, ayun, your money is safe with us, guys. Huwag po kayo mag-alala. Kung magiging okay ng lahat, matutuloy pa rin naman yan. Paplanuhin natin na maayos yan. So, thank you dun sa mga naghihintay. Para naman dun sa mga nag-refund na ng tickets, syempre naiintindihan naman natin kasi kailangan natin ng income and marami din nawala ng trabaho. So, yung Karjak Concert sana this year, yun yung mga magiging isa sa mga memorable sana, kaya lang hindi nga natuloy. So, ayun, hintay-hintay lang po tayo, guys. Diba? Malay nyo naman, mangyari pa rin. So, kapit lang. Isa din sa unforgettable or memorable na moment ko ay yung nakabalik ako sa Itbulaga, yung nag-guesting kami, yung mga vloggers, yung finiture nun, yung mga female vloggers. Masaya ako kasi after a long time, nakatungtong ulit ako sa Itbulaga. Sa mga hindi po kasi nakakaalam, doon nasa kabilang istasyon pa ako, tatlo po kami mga DJs noon, andun kami sa Itbulaga, everyday yan. For how many months yata yun? So, parang judge kami doon, nagko-comment kami sa mga singers. Ang masasabi ko sa'yo, para kang plancha. Bakit? 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 Habang tumatagal, umiinit yung performance mo. So, bongga ka! Kaya nung nawala ako sa kabilang istasyon, syempre kasama nun yung pagkawala ko din sa Itbulaga. Kasi partner yun eh. Sila kasi yung nagpasok sa amin dun sa Itbulaga. Maganda na boses, maganda pa si Karin. Oh, no. Thank you. Karinyosa ka ba talaga, Kara? Karinyosa talaga. Sa real life? Sa totoong buhay. Saka pero ba? Parang doble Kara din. Kasi pag nagalit, hindi na karinyosa. Yeah. Okay, huwag ka gagalitin. So, iniyakan ko din yun sa vlog na yun. Ayan. So, mula nun, hindi na ako nakabalik. So, medyo na-miss ko din and ang saya sa pakiramdam na nakabalik ulit ako dun. So, syempre, parang milestone din yun sa career mo na na-feature ka. Tapos, parang nag-trending pa yun yung video na yun. Kaya, happy talaga ako nun. Number 3. So, ayun na nga, speaking of pandemic, syempre dahil pandemic, quarantine tayo, maraming nawala ng trabaho. Diba? At kapag nawalan ka ng trabaho, alam ko yung sakit eh. Kasi hindi lang financially, kundi emotionally din na ang hirap tanggapin. Isip ka kasi ng isip, diba? Saan ka kukuha? Ano nang next? Anong mangyayari? May mga natulungan din po tayo na bigay tayo ng blankets, ng pagkain. Syempre si Papa Jackson din, isa dyan. Nag-food giving din siya tuwing madaling araw. Kahit paano masaya ako na nakatulong ako kahit hindi ako ganun kayaman or kabongga. Yung little help, malaking bagay na yun sa kanila. And syempre, hindi ko naman ito magagawa kung hindi dahil din sa inyo, sa inyong mga tulong. Hindi ko yun magagawang mag-isa. Number 4, not so good kasi nabangga yung sasakyan ko. Tapos naman na yun, naayos naman, and thankful naman ako na safe at walang nasaktan. Diba? Kasi mas mahirap kung nabangga na yung kotse, nasaktan pa yung mga nasa loob ng sasakyan. Diba? Syempre, mas unahin natin yung safety nila. So, medyo na-stress ako noon kasi hindi naman ganun kalaki yung income ko dahil nga pandemic. So, ang hirap pagpapagawa mo yung sasakyan mo, diba? So, wala namang may gusto. Aksidente naman. Yun yung, ito papakita ko na lang dito sa video. Yun yung friend ko yung nagda-drive. Hindi naman din niya sinasadya. Pero ngayon, okay na po ang lahat. Inayos ko na rin. Buti na lang, may insurance po ako. Diba? So, nagamit ko yung insurance ko. Pero yung nabangga namin, ako yung
nag-shoulder nun. Pero hinahabol ko pa ngayon kung baka pwedeng i-shoulder din yun ng insurance. Kasi alam ko dapat yata ganun eh. Pero nauna na kasi ako magbayad. So, I'm hoping na lang hanggang ngayon na marirefund yun, yung ginastos namin para dun sa kabilang sasakyan. Pero yung akin, yun, sila yung nag-shoulder na. Okay naman siya ngayon. Pero okay na rin kasi safe. Sa mga na-stress ko sa video ko na yun, kasi naglabas lang ako ng nararamdaman ko. And minsan hindi rin pala maganda yung sobrang honest mo, lalo na kapag may mga negative things kang isa-share, parang hindi rin nakakatulong. Kasi parang inaabangan nila sa'yo yung happy-happy lang. Pero syempre part kasi yun eh. Part yun ng buhay ko na hindi palaging masaya yung maipapakita ko sa videos. Syempre may mga moments na may makikita rin kayong side ko na stress din ako, malulungkot din ako, may galit din ako. Syempre di naman ako perfect. Tao lang din po ako kagaya nyo. Pero okay na po lahat ngayon. So, yun. Not good talaga. Alam ko, marami din na nagluksa, marami ang nalungkot. Isa na po ako dyan, yung pagkawala ng aking kaibigan na si Lloyd. Kasi biglaan kasi yun eh, kaya parang ang hirap talagang tanggapin. And lalo na kapag yung taong yun, very close to you, and sa mga fans na rin, marami din siyang napapasaya, kaya ang hirap tanggapin. Mahirap talaga kapag biglaan yung pagkawala ng isang tao. Mahirap talaga mawala ng mahal sa buhay. Pero iba kasi yung bigla, yung bibiglain ka na wala man lang paalam, yung ganun. So, yun talaga, iniyakan ko talaga ng sobra yun. At saka parang hindi ko matanggap kasi siguro bago kasi nangyari yun, isa din siguro sa nakapagpabigat ng kalooban ko, yung may mga bagay na hinihiling siya na hindi ko napagbigyan. Like for example, maliliit lang naman, pero yung halimbawa, yung nag-aaya siya, hindi ko siya napupuntahan. Tapos nag-pandemic din naman, kaya pag sinasabi niya na sama niyo naman ako sa lakad niyo, yun lagi siyang ganun eh, te ano, saan tayo, labas tayo, gustong gusto niya yun. Parang hindi lagi kami natutugma ng schedule, so parang hindi ko na ibibigay yung time sana na naibigay ko sa kanya hanggang sa hindi na lang kami nagkita. Nawala na siya. Parang ganun-ganun na lang. Kaya ang sakit din sa akin. Parang hindi man lang kami nagkaroon ng bonding moments. Pero nagkakausap pa rin naman kami kasi nagkakachat pa rin kami. Ayun nga, yung may mga premonitions na. Post ko din yun. Yung mga sabi niya na makikinig na ako ng Bible verse ng lola mo. Ganyan. Tapos yung nag-share din siya na natatakot nga daw siya kasi marami nang nawawala. Pati mga doktor. So yun, nagkakausap pa rin kami lagi. So yun na lang yung kwentuhan namin, yung chat. So gumawa ako ng video nung nawala siya. Hindi para kumita or what, kundi syempre para ialay sa kanya at para ipakita sa buong mundo na yung friendship namin ay hindi lang sa camera. Kasi may mga nagko-comment na pinagkakitaan ko daw. Well, nasagot ko naman na yan. Ang sabi ko, naka-demonetize po. Kaya lang dahil dun sa song na nilagay ko, na-monetize siya pero hindi sa akin napupunta yan kundi dun sa may-ari ng mga, nung song. Yung copyright, ganun. Pag-post ka ng post about sa kanya, minamasama ng mga tao kasi sasabihin, ano ba yan, ginagamit mo si Lloyd? Pag hindi ka naman nag-post, bakit di nyo na po naaalala si Lloyd? So parang, ang hirap din lumugar, diba? Kasi parang lagi may masasabi talaga ang mga tao. Kaya dead man na lang siguro tayo sa mga ganyan. Basta alam ko sa sarili ko na yung friendship namin ay hindi lang pang vlog, hindi lang pang magkasama sa radyo, hindi lang pang camera. Talagang off-cam po ay matagal na kami magkaibigan. And lalo na yung mga time na magkasama kami sa radyo, araw-araw ko siyang kasama noon, gabi-gabi for 2 years. After ng radyo, every night kami kumakain. So, ang dami ko talaga na imbak na memories. And wala na. Naiyak tuloy ako. Every time siguro na maaalala ko, naiyak pa din ako. Kasi malamig siya eh. Lagi siya, I love you, ganyan. Eh ako pa naman yung tipong, hindi ako ma-I love you. Totoo yan, mapagmahal ako sa pagmahal. Pero hindi ako buhay sa pagsasabi ng nararamdaman. So, hindi kasi ako sweet eh. Sweet ako dun sa mga bagay na magpo-provide ako para sa'yo. Gagawin ako mga surprise. Pero hindi ko siya sinasabi. Hindi ko nasasabi. So, siguro isa din yun na hindi ko naparamdam. Hi! Ako umiyak. Dapat wala na ganun. So, ayun. Yun. Kaya sa mga nag-judge, hindi naman po kasi nasusukat sa kung sino yung lagi niya kasama sa vlog. Hindi ganun yun. May mga hindi pa kayo nakikita sa vlog, sa mga video, sa content, na yun talaga yung mga nangyayari sa likod. Yung genuine friendship and yung totoong mga nagaganap. So, wag lang tayo mag-base sa mga napapanood natin. Kasi nga, lately, hindi na kami nagkakasama, diba? It doesn't mean na hindi na kami close, hindi na kami okay. Hi! So, yung nakakalungkot kasi nung birthday ko pa, nagpadala pa siya ng flowers at yun nga, yung flowers na yan,
talagang hanggang ngayon nandito pa rin, tinitreasure ko pa rin. Siguro ang masasabi ko na lang, itreasure nyo din yung mga kaibigan nyo. Kung hindi kayo vocal about your feelings, siguro baka it's time na sabihin nyo rin. Paramdam natin kasi doon natin marirealize na aiksi pala ng buhay. In just one snap, may biglang mawawala. So, yon. Hindi lang sa friends, sa family natin, sa mga taong nagmamahal sa atin at minamahal natin. Number 6 ay not good din para sa akin. Kasi ito yung maraming naapektuhan, bagyong Ulysses. Alam niyo ba na nung nagkaroon ng bagyo, syempre nalungkot ang lahat. Ako, kasama na din ako dyan. Tapos mas nalungkot pa ako lalo nung sinabi na sa Cagayan, yung marami doon sumisigaw. Madali kasi ako maapektuhan sa ganun kapag may nahihirapan at nasasaktan. So alam niyo ba, 5 AM na ako nakatulog noon. As in, hindi ako makatulog, hindi ko alam kung bakit. Nung moment na yon, text na ako ng text, sabi ko, saan po pwede makahingi ng tulong? Share ako ng share ng mga post para makarating din sa iba at sa mga kinauukulan na spread yung news about them sa mga nanghihingi ng tulong. Tanging maiko-contribute ko nung time na yun kasi hindi naman ako makakalabas, wala akong magagawa. So, nag-share ako sa social media. Tapos, kinabukasan nun, puya talaga ako nun. Aga ko din nagising, gumawa na ako ng paraan. Kinonta ko yung mga friends ko sa Cagayan, sa kung saan-saan parte. Thankful din ako na may mga kaibigan ako dun sa malalayong lugar, kagaya ng Cagayan, sila Beth at saka sa Tingan, sa Cagayan, Isabela, sa Linaw, sa Rizal, sa Marikina, nagpunta rin ako dyan. Ayan, sama ko sila Red, at family ko, si Eva, Ashti, mama ko. And nagkamalas-malas pa kasi, di ba, may bakas pa yung bagyo. So, ang daladala ko pang sasakyan nun, yung kotse. Eh, napasukan ng mga putik. So, after nung pinagawa ko pa yung sasakyan ko, kasi lumusong talaga kami nun. Kinabukasan naman yun, pero dahil nga yung mga putik-putik pa, yan, pumasok. Yun, pero kahit ganun yung nangyari, happy pa rin ako dahil nakapagbigay tayo ng tulong. Kasi nga, ako gusto ko yung agad-agad eh. Ayoko yung naghihintay pa. Gusto ko pag kailangan niya ngayon, ngayon mo ibigay. Hindi yung maghihintay ka pa ng bukas, sa sunod na araw. Kasi baka nga na sila nun, di ba? Ano pa yung kumot nila? Ano pa yung kakainin nila? So yan, nakapunta rin po tayo dyan. Syempre yung energy team din, tumulong din po. And syempre, hindi lang naman sa akin galing lahat ng tulong, kundi sa inyo rin. So thank you sa mga sumuporta rin sa akin, sa mga nabigyan ng tulong. Nakarating po yung mga tulong ninyo sa kinauukulan, sa mga dapat maparatingan ng tulong, bata, matanda. Ayan, nakapagbigay din tayo ulit ng mga blankets, tinapay, pagkain at kung ano-ano pa. So yon, sa mga dumadaan sa depression or sa kalungkutan, alam nyo, makakatulong sa inyo yung charity. O yung kahit anong tulong, little help lang. Kasi makifeel nyo yung worth nyo and makifeel nyo yung importance nyo as a person na nakakatulong kayo sa ibang tao. And iba yung, basta iba yung pakiramdam sa puso pag tumutulong ka. So gawin nyo yan. Promise, iba yung feeling. Ayan, kitang-kita nga naman na ang aking gold play button. Yay! Ayan. Ito naman yung good na nangyari. Nag 1 million ako sa YouTube, tapos nag 1 million din ako sa Facebook. So grabe, sobrang saya ko talaga. Thank you so much. Happy din ako dahil nagkaroon ako ng award again this year. Ayan, yung sa RAR Awards. Lionheart TV bilang favorite influencer of the year. Ayan, thank you so much. Last year, nanalo po ako sa kanila ng favorite radio DJ. Tapos this year naman, a favorite influencer. Kaya sobrang saya ko kasi magkasunod na award. This time, influencer of the year naman. Medyo nahihiya ako nung una. Kaya parang sabi ko, hindi na ako nag-expect na mananalo ako. Kasi alam ko na maraming sikat na mga YouTubers, vloggers, and influencers. Pero thankful pa rin ako kasi nanalo ako. So ibig sabihin, ganun yung support nyo sa akin. At siguro, naniniwala kayo na malakas yung influence ko sa mga buhay ninyo. Kasi yung award dito, hindi naman pasikatan eh. Kumbaga, sino yung pinakasikat, sino yung nasa top, hindi naman ganun eh. So, siguro nga, baka may nagawa ako na hindi ko alam kahit marami akong kalokohan. May nagawa ako para matouch ko ang mga buhay ninyo at maka-influence talaga ako sa inyo. So, thank you so much sa paniniwala sa akin at pagsuporta at sa pagmamahal. So, yun, thank you sa award na yun. Sobrang happy ko. Pero, salute pa rin ako sa lahat ng mga influencers ngayon. Ang hirap maging influencer ah, kasi parang bawal ka magkamali eh. At saka lagi nakatingin sa'yo, all eyes on you talaga. So, believe ako sa mga influencers natin and YouTubers. Diba? At saka hindi rin ganun kadaling mag-edit ng video at mag-shoot ng content at mag-isip ng content. So, kudos sa inyo guys, sa inyong lahat. At sa lahat din ng mga nanominate. So, yun, thank you so much. Next is, ngayong taon na to, kahit marami ang nawala ng trabaho, marami ang nawala ng
business, ganyan. So this pandemic, thankful naman ako kahit paano dahil nagkaroon ako ng business. Ayan nga yung kakao, yung mga t-shirts, mga hoodie jackets. So thankful ako na kahit paano nagkaroon ako ng business. Thank you din sa mga bumibili at sumusuporta, yung mga mug, tumbler at kung anik-anik pang negosyo. Next is, this year, syempre dahil marami din tayong time na nasa bahay, minaximize ko talaga siya. Bukod sa negosyo, nagawa ko din yung short film. Matagal ko na kasing gustong ipagpatuloy yung short film ko. Kasi dati, gumagawa talaga ako ng mga webisodes, kwento ni Kara, yung mga ganun. So, hindi ko na siya magawa. Sabi ko, this time kaya gawin ko kaya kasi marami akong time na gawin to. So, pinush ko talaga siya mangyari. Ayan ngayon, 3 days, 2 nights, ako po yung nagsulat niyan. Siyempre, with the help of my friends, Almira and Francis and Vashti. And syempre si Papa Jackson din. Thank you sa pag-guest mo sa aking short film. So at least na isa katuparan ko yan. Abangan niyo yung part 2. And lastly, ngayon sinamantala ko din and sinulit ko rin yung moment na kasama ko yung lolo-lola ko, yung family ko. Lalo na this December, di ba? Sinamantala ko na makapagbakasyon. Sobrang saya kasi sa pakiramdam na kasama mo yung pamilya mo. Kumbaga hindi siya matatapatan ng kahit na anong bagay. Happy ako na nakasama ko sila. Happy din ako na wala kaming sakit, hindi kami nahawa or nadapuan. So kung kayo din sa family niyo walang nahawaan, be thankful. Marami yung mga nawala ng mahal sa buhay, nawala ng kaibigan. Isama na rin natin yung nawala ng jowa. Uy, hindi yung simpleng bagay, masakit din yun. So sa lahat ng mga nawalan ng mga minamahal, I'm so sorry for that. Pero magpakatatag po kayo. Alam ko na marami din ang dumaranas ngayon ng depression, ng anxiety, ng kalungkutan, ng pangungulila. Ang may wish ko lang sa inyo ay sana mas maging matatag kayo ngayon. Sana kumapit pa rin kayo and huwag kayo mawawala ng pag-asa kasi hanggat may buhay, may pag-asa. Though alam ko naman kung gaano talaga kasakit at kahirap. Yan, sa mga nawala ng trabaho din, huwag kayo mawala ng pag-asa, mag-pray lang kayo and isipin nyo na lang na kailangan nyo kumapit kasi kung hindi kayo kakapit at hindi kayo mag-hope, ano mangyayari, di ba? Tuloy-tuloy pa rin ang buhay eh. Kailangan nyo talagang maging strong. Para naman dun sa mga pamilya na hindi nila makapili mga pamilya nila kasi nasa abroad, yung iba nasa Pinas, hindi kayo magkasama-sama or kahit naman nasa iisang bahay kayo pero ang gulo-gulo pa rin yung mga broken family. Mahirap yung pinagdadaanan ninyo kasi ang hirap po na nasa broken family ka. Masakit. Kasi parang lagi kang naghahanap ng pagmamahal. Naghahanap ka ng kukumpleto sa'yo pero hindi mo mahanap yun. So sa mga nakakaramdam mong ganun, just always pray. And isipin niyo yung mga positive, kahit gaano kaliit yung positive na nangyayari sa inyo o maganda, i-consider niyo yun. Count your blessings. At kung wala pa naman this time, darating din yun. Huwag kayo mag-alala. Just keep on praying kasi yun yung pinaka magiging powerful source natin. Diba? Magibigay sa atin ng lakas and hope. And hopefully, ngayon 2021 ay maging maganda naman sana ang pasok. I-wish natin yan. Sana maging okay na ang lahat. And let's all move forward dun sa mga naging atraso natin, kaaway natin, kung ano man yan. Sana this 2020 maging peaceful na ang lahat. Magbati-bati na rin kayo kung sino man yung magkakaaway, diba? Kasi life is really short. Naramdaman natin yan this 2020. So yun lang, thank you so much for watching this vlog. Sana nag-enjoy ka. Comment down below, don't forget to like this video and share. Syempre, subscribe na din. Bye-bye!